So yun na guys, muli nagbabalik po ang inyong lingkod, yan. Good morning, good evening, at mega love shoutout sa inyo lahat. Ayun na guys, no, mawalang galang na po muna, ano. At ako ay sasagot lang dito po sa upload ni Sangkay na nireaksyonan niya yung video, yung live video ni Ate Edna. Sangkay, baka pwede paki-check ng iyong comment section. Pinupusuan mo eh. Dinudurog si Ate Edna. No? Dinudurog si Ate Edna sa iyong comment section. Pero dito sa thumbnail mo, ha? Ang sinasabi mo dito, wala tayong problema. Lahat tayo may freedom of speech, no? Pwede tayo magbigay ng ating opinion. Hindi porkit nagbigay ng opinion, hindi porkit pinuna, masama na. Ang nakalagay dito sa thumbnail mo, ha? Ate Edna, nabasa sa reaction ni Bopi. No? Kung meron mang nagaganap ng pambabas. Teka muna. Tingnan mo yung comment section sa'yo. At nadudurog din si Ate Edna. Ha? Kung si Ate Edna ay nababas sa comment section ko. Basher? Basher ba sila? Opinion yun ng bawat viewers. Hindi kasi tayo pare-pareho ng kaisipan. Ha? Hindi tayo pare-pareho ng pananaw sa buhay. Hindi ako ng bus. Ha? O sige. Magalit. Kung sino magalit kung ako mismo yung nang babas. Eto ngayon lang ako magsasalita. Kung ako mismo yung nang bus, magalit. Magalit na sa akin. Nasaan ang aking pangbabas? Eto, may paririnig akong video dito. Wait lang, gali, ha? Sasabihin mo? Ako ay sumasalungat? Oh. At ikaw? Kailan ka pa ba sumalungat? Hindi ba't nung mga nakaraan? Sumasalungat ka rin kay Kuya Bal? Oh, eto, wala tayong away. Ha? Ako ay nagsasalita. Sumasagot dahil nire-reactionan mo ako. Vice versa tayo, re-reactionan din kita. Kasi hindi po pwedeng ikaw lang ang maririnig ng viewers. Kailangan marinig din yung sa side ko. No? Reactor tayo. Pwede tayo mag-reaction kahit saan. Ha? Make sure na hindi tayo mismo yung nang babas. Sa loob ng kalingap, kung meron lang nang babas, malamang may basher. Natural. Kung yung Panginoon Diyos nga ay may basher eh, sa kabutihang ginagawa, para sa kanyang mga anak, binabas pa, inuusi, ginukot siya, tayo pa kayang tao? So dito, pakinggan niyo muna ako guys, samahan niyo muna ako ha. Medyo, tingnan natin kung hanggang ilang minuto tayo makakaabot ng ating video. Tamaan sila doon sa ano ni Ate Edna. Pero walang pinangalanan si Ate Edna. Walang hindi nag-name drop si Ate Edna ng mga charity. Ito guys, itong live na to, ito yung live daw, live ni Ate Edna. Na, parang nagpapaalala. Ang tanong, Sangkay, nireaksyonan ko ba ang video ni Ate Edna? Ginamit ko ba yung video niya? Ipinarinig ko ba yung video niya? Nag-name drop ba ako? Minsan, kaya nga minsan, hindi tayo nag-name drop, hindi natin pinapangalanan. Parang walang problema. Opinion! Okay, fine. Magbigay tayong opinion. Hindi porkit nagbigay tayong opinion, sinasalungat. Kasi, yung isip mo, yun. Para kay Ate Edna yun. Pangkalahatan na. Kung meron man ako nabanggit na ref, for example. Oh, game tayo ha. Landers, na mga tumatanggap ng mga bigay, kagaya ng kotse, lupa. Ulitin natin. Pero walang pinangalanan si Ate Edna. Walang hindi nag-name drop si Ate Edna ng mga charity vloggers na mga tumatanggap ng mga bigay. Siyempre hindi. Oh, sorry, pasensya na Ate Edna. No? Kung ikaw man ay nag-log ulit kanina, wala akong balak yan sagutin. Pero dahil ikinontent ka po ni Sangkay, eto, matitrigger na naman po. Eto ha, nasa ano tayo? Wait. Gaya ng kotse, lupa, dito, wala raw pinangalanan si Ate Edna. Yes! Kasi pag nagpangalan si Ate Edna, marami nga alma. Kasi ang mga vlogger may kanya-kanyang supporters. No? Nagpaalala si Ate na pangkalahatan. Wala siyang pinangalanan. Kasi kung meron siyang papangalanan, merong aalma. Kasi bawat charity vlogger, may kanya-kanyang supporters yan.
normal. Tama lang na wala siyang pinangalanan. Oh. Hi. At kung ano-ano na mga materials na bagay, no? Okay. Kaso nga lang, may reaction video na ginawa si Bobel, ano, patungkol dito. Patungkol dito. Malinaw. Ako daw ay may ginawa reaction patungkol doon kay Ate Edna. Ilabas mo ang video na mismong si Ate Edna ay pinangalanan ko. Ginamit ko ang video para reaksyonan. Okay. Sige. Nagbigkas ako ng mga bagay, kotse, ref, kung ano man. Masama ba? Bawal ba? Kung si Ate Edna nga nakakapagpaalala, ako, pwede rin ako magbigay ng aking opinion, paalala din. Paalala din sa lahat, walang masama na tumanggap kung yun ay kusang binibigay. Paalala ko yan. Masama ba? O, game tayo. Diyan yung thumbnail niya, yung kotse, yung ref, no? Kasi nga lang nag-cause dito na mabash si Ate Edna, no? Nabash daw si Ate Edna. Parang sa'yo din video ngayon. Eto guys, makikita nyo dito, nasa comment. Diyan din sa video mo, nag-cause din ng bashing, ng basher. Ang dami rin ng babas. Nadudurong din si Ate Edna. No? Natitrigger. Kung nag-live ba si Ate Edna kanina and na-mention yung pangalan ko, paglilinaw lang yun. Binigyan niya lang ng linaw. Naiintindihan ko yung punto ni Ate Edna. Nagbigay siya ng linaw at wala namang sinabing masama para sa akin. So ngayon, eto, sa'yo channel, durog si Ate Edna. O ano? Vice versa ba? Make sure hindi nababas sa'yo. Eh, nababas din sa'yo. Kahit nung mga nakaraan si Kuya Bal, nababas din sa'yo eh. Kahit saan magpunta ang mga basher, kahit saan may live, pag gustong umatake, aatake, hindi natin niya kayang pigilan. Hindi natin kaya takpan yung kanilang kaisipan, kanilang bibig. Yung ilog, kaya nating harangan, takpan. Pero yung basher, may kanya-kanya kasing kaisipan, iba-iba yung mga paniniwala. May kanya-kanya tayong opinion. Diba? Meron akong nasa thumbnail ko, yung sinasabi na baka gusto kasi ni principal na sa kanya mapunta yung bigay. Diba? Oh, meron daw siyang nabasa na baka daw gusto ni principal na sa kanya ganyan, ganito. Basher yun. Or, hindi man basher. Malamang, viewer sa kabila. Wala tayong magagawa. Ayun, nasa tahing. Kasi ang video ko is opinion ko. Walang masama sa opinion ko. Lahat tayo may freedom of speech. Lahat tayo pwedeng magsalita kung ano yung alam natin na ito yung dapat. Oh, yun yung pagkakaintindi ni Ate Edna. Okay, fine. Ito yung pagkakaintindi ko. Walang masama. Kung bigyan, hindi man hiningi. Kung bawi ay problema ng sponsor. Yan. At least natanyag na yun ay binigay. Alam ng tao na hindi nang hingi. Bashir! Yun ang sasabi na baka gusto ni principal. Ganyan, doon mapunta. Ay di yung basher. Ah, may kasalanan. Hindi ako nag-create ng bashing. Kasi opinion ko yan. Wala ako doon, binigkas. Wala akong ginamit na video ni Ate Edna. Wala akong minention ang pangalan niya. And opinion ko, yung video ko, balanse pa yun. Ang sabi ko, tama naman, may punto naman. Pwedeng tumanggi, gawin na nga lang. Pera, kung magbibigay po kayo ng ganyan mga mamahaling bagay, pera na lang po. May punto. Balikan nyo yung video ko. May punto. Di ba? Sa lahat ng mga viewers. Tama. Oh. Masisisi ko ba ang viewers? Di ba? Ano gagawin ko? Oh, sa akin lagi tambak ang sisi. Ako hindi ako nagsasalita noon. Wala akong ginawang pangbabas or hindi ako nag-create ng bashing. Di ba? Oh. Sino ang principal? Si Ate Edna. So dito, at saka napansin ko doon sa reaction video ni Bobel, no, hindi man niya pinangalanan si Ate Edna, kundi napansin ko sa kanyang reaction video, nasalungat. Sinasalungat niya si Ate. Sinasalungat ko daw si Ate Edna, parang ikaw din. Di ba nung mga nakaraan, sinasalungat mo rin si Kuya Bal? Dahil lang kinampihan ni Kuya Bal, yung sinasabing balahura ang reaktor, hindi ba sinasalungat mo din? Nababas din si Kuya Bal sa'yo. Nasaan ang aking pagsalungat? Ha? Yung pangalawang video ko, ang sabi ko doon, bakit inuulan ng pagpapala? Ano ang meron sa maglangga? Opinion ko yun. In-explain ko doon na si Rowell, dalawa ang karakter. Hindi lang charity vlogger. Isa rin siyang pakilig, love team. No? In-explain ko, pinaliwanag ko, na itong si Rowell, kung sila man ay nakakatanggap ng samot-saring ayuda, regalo, pera, kagamitan,
Kotse? Ano pa, ref? Binigayan sa kanila dahil sila ay sinuportahan bilang Rochelle. Hindi yan sinusuportahan dahil lang sa pagiging charity vlogger. Dalawa ang karakter. Kung meron man na nagbibigay ng tulong para sa mga beneficiaries, bonus, yan yung aking ginawang reaksyon. No? Oh, game. Atin na doon. Sabi niya, hindi masama tumanggap yung mga charity vloggers kasi kailangan nila ng sasakyan, which is true. Pero... Totoo! Pag binibigyan ka, hindi mo naman hinihingi. For example, isang halimbawa, ref. Kayang-kaya naman bilhin. Tatanggihan. Ang problema mo nga, wala kang kamalay-malay. Pag-uwi mong bahay na ando na. Surprise! O, di ba? Ngayon, bilhan ka halimbawa ng isang big bite. Yung isang, halimbawa, kotse, second hand. Ayoko, ayoko! Wag na! Ay, ang problema nga eh. Ang kinukontak nga ng mga sponsor is yung mga galamay na... paano gagawin? Di ba? Walang masama. Alam nga namang nandiyan na sunugin pa. Oh. Dapat ang pagtatanggap natin dito ng mga bigay, siguraduhin natin na hindi maapektuhan dito ang Kalingap, hindi maapektuhan si Kuya Val. Kasi pagdating ng araw, alam natin na nangyayari yan, sumba. Sino ang nakapupuruhan? Eto na nga. Yun, palaging ganun yung kasabihan na balang araw kay Kuya Val tambak ang sisi. Kung ito man inatanyag na ang kotse, ang ref, ang bahay, ang lupa ay galing kay sponsor. Kung ito'y naglaban o bawi or nagkaroon ng problema, at least alam natin na ito naman ay hindi kusang hiningi. Problema na ni sponsor yan. At least maaga pa, alam natin kung saan ang galing. Di ba? Alam natin. Binigyan ng ganito ng ganon. House and lot, wed car. Ayaw nga eh. So, pinagpilitan. Bandang huli, naglaban o bawi. Alam natin, matigas ang ulo ng sponsor eh. Oh, may magagawa ba tayo? O, di ba? Kalingap, si Kuya Val. Kaya nagpaalala si ate na wala siyang pinangalanan. Maganda yung paalaala kaya. Ngayon sinabi ko, pwede naman tumanggi. Gawin na lang. Gawin na lang, pera. Eh, ito na nga lang, no? Kung nakakatanggap man ng pera, for example, nag-birthday, ang dami pa surprise, may mga money bouquet. Iyan naman ay doon din mapupunta. Bigay galing ng sponsor. Pa-birthday ng sponsor, money bouquet. Doon din mapupunta yun sa tinutulungan. Magbibigay ng car. O huwag nyo na pong akong bilhan ng kotse. Excuse. Ibigay nyo na lang po yung pera. Ganon din. Ganon din. Pero kung bagay, mamahaling bagay, at ito naman ipinagpipilitan ng sponsor, wala tayong magagawa. Makulit ang sponsor. Sa sobrang pagsuporta at pagmamahal nila. Di ba? Ginagawa ang lahat. Nagpapaabot ng pagmamahal sa paraang yun yung kaya nilang ibigay. May magagawa ba tayo? Bawal ba? Oh, sige, ito wala sa kung ano man. Ang akin lang, kasi ito sinasagot ko lang diyan sa'yo, nababas din si Ate Edna, natitrigger. Nag-live si Ate Edna, hindi ko nga yan sasagutin. Wala yan. Kasi wala namang masama sinabi si Ate Edna sa akin. Napakaganda ng explanation ni Ate Edna. No? Walang masama. Kung bakit nag-reaction ka dito, matitrigger. Bandang huli, ayan, oh, nabas sa'yo. Sasabi mo, nabas sa akin. Ako nga nag-delete ako eh. Ng comment eh. Sa dami ng comment, hindi ko kayang isa-isahin dahil dry eye ang mata ko. Lalo sa silaw ng ilaw. Yeah, dry eye ang mata ko. May mababasa ka? Hindi ako ang nangbas. Kung sa iyo, kung sinasabi mo sa akin na inabas, sa iyo din nabas. Huwag kang magsasalita, sangkay. Na parang yung ginagawa mo is makatarungan lahat. Kasi dyan din sa iyo, nababas din si Ate Edna. Noong nakaraan, dyan sa iyo, nababas si Kuya Val. Ako never ako nakikipag-rebattle sa iyo. Kahit nakailang topic ka na sa akin. Dahil kahit papaano, may natitira pang respeto sa akin. No? Never ako nakikipag-rebattle sa iyo. Ng mga tao, kundi siya ay nagpaalala lamang. Pero doon sa reaction na ginawa ni Bobil, random na random natin, nasalungat talaga siya doon sa kay Athena. Nasalungat daw ako eh. Opinion ko yun! Yun yung laman, yun yung direction, yun yung laman ng utak ko. Bakit? Hindi tatanggapin ay kung kusa ay pinagduduldulan. Hindi mo naman hinihingi. Di ba? Sa iyo kasing salita, yun yung gusto mo na iparating. Yun yung laging, yun yung laman ng isip mo.
na sinasalungat ko. Hindi ko sinasalungat. Ha? Kasi, tumingin ka sa comment section, ano ang majority na sinasabi ng tao? Walang masamang tumanggap. Kung yun naman ay bukal sa loob na binibigay ng viewers. Hindi mo naman hinihingi. Majority. Yan yung sinasabi sa comment. Diba? Tingnan mo sa comment mo. Ano ang sinasabi dyan? Huwag kasi puna ng puna. Kaya wag magsasalita na para bang napaka-perfect mo. Ako, ayoko mag-aaway tayo. Kung meron na tayo hindi pagkakaintindihan, tapos na, wala na tayo. Break na tayo. Pass is pass. Ayoko mag-aaway tayo, break na tayo, wala na tayo. No? Nagets yan, hindi na kami magkaibigan. Tapos na, wala na. Hayaan mo. At hindi kita pinakikialaman. Huwag mo rin akong pakikialaman. Yan lang. Hindi ako galing. Sangkay. No? Dahil kahit noon, nakailang reaction ka sa akin, never ako sumagot sa'yo. Dahil kahit paano, may respeto ako. Alang-alang sa ating mga pinagsamahan. No? Sa mga sinasabi natin na, kaya napansin ko na may mga bashers pat doon sa kay Ate Edna, kay Kuya Bal, at saka sa Kalingap. Yung mga against dito sa kay Kuya Bal, at saka kay Ate Edna. Alam mo, ito ha, hindi ko na muna ipiplay ito kasi hahaba tayo ng hahaba. Ito guys, no? Kahit saan, hindi lang sa akin na meron ng babas. No? And ang isang tao, for example, isang solid Kalingap viewers, nandyan, lifetime, lagi, everyday, nanonood sila. Meron silang hindi nagustuhan. Dahil nga, halimbawa, for example, may bibigay yung sponsor, tanggihan, matutong tumanggi. Bakit nga? Kung sasabihin na isang solid Kalingap viewers, bakit mo tatanggihan? Eh, hindi mo naman hinhingit kung saan naman pinagduduldulan, kung saan ay binibigay. Mapapakomment sila. Lahat kasi tayo, may kanya-kanya tayo opinion. Kasi, yung relasyon, sponsor sa charity vlogger, maganda yung kanilang communication. Minsan dumarating sa punto na nagkakaroon ng bawian. Ano ang mga kadahilanan? Hindi na-recognize, hindi na-shoutout. Or may pinagawa, or may ano, personal. Personal na yung pinag-aawayan. Eh, problema na yung sponsor. Kung labas sa akin, labas din sa iyo. At ang viewers, tayo, hindi pare-pareho ang ating kaisipan. May kanya-kanya tayo sa loobin. May kanya-kanya tayo opinion. Hindi lahat ng tao malawak ang utak, ang pag-iisip. May mga tao mahina pumikap, makaintindi. No? Kasi kung tayo walang karapatan magbigay ng ating opinion, naging reactor pa tayo. Huwag na tayo mag-reaction. Kung wala tayong karapatan, at hindi, ito tatandaan ninyo, hindi porkit Pino na ay masama na, huwag sasabihin, sinasalungat, wala ba tayong karapatan? Opinion ko yon. Kung sa part ko, ako ang charity vlogger, binigyan ako ni sponsor ng sasakyan. Siyempre tatanggi. Ay kung ay pinagpipilit at gumagamit ng ibang tao para i-surprise, may magagawa ba tayo? Sponsor nga ang makulit eh. No? Hindi po pwedeng nag-comment sa akin. Ganito ganyan, ganun nababas. Kasalanan ko? Wala akong kasalanan. Hindi ako nag-reaction sa video, hindi ako nag-mention ng name. Opinion ko nga lang eh. Bakit pagka ganito, pinalalabas sinasalungat? No? Ako never ako nagsalita kahit kanino ng sinasalungat mo. Si ganito, si kuya, si ano, never ako nagsalita ng ganyan sa aking sa kapwa kahit ilang taon ako nagireaksyon. No? Ikaw, tingnan mo. Yung reaction mo, Sangkay. Hindi ito big deal para sa akin. Gusto ko lang din mag-explain. Kasi hindi po pwedeng yung sa side mo lang yung maririnig. Kailangan ko rin magsalita kasi hindi po pwede na ikaw lang yung maririnig ng tao. Kailangan malaman din nila yung sa side ko. No? Napakaganda ng live ni Ate Edna eh. Nagbigay lang siya ng paliwanag. Oh, kung sa alam ni Ate Edna talaga siya yung akin tinutukoy, sabihin na natin si Ate Edna yun. Oh, sige. Hindi ako nagbas. Opinion ko yun. Diba? Bakit ako mambabas? Ay, nandyan ako sa kalinga. Diba? Utak naman tayo. Bakit ako mang babas? Diba?
Opinyon ko yun. Kung merong nang bus, yung nang bus, ang pagsabihan yun, hindi sa lahat ng oras nakatutok ako sa comment section. Dahil ako'y natutulong din. Ako'y naglilinis din dito sa bahay. Hindi lahat ng mata ko bukas. Hindi sa lahat ng oras open ng aking mata. Nakatutok sa cellphone na hindi na kumukurap. Diba? Ako nagde-delete ako. Kung mapapansin nyo lang ang aking comment section, hindi lang po million. Million ang comment. Guys, ayan o. Nag-reflect po sa liwanag. Million yan na hindi ko ma-review-review dahil hindi na kaya ng mata ko. Million po yan sa dami. Oh, yan, pinakikita ko sa inyo. Walang katapusan po ito. Kahit isang linggo po ako mag-scroll up dito. Ha? Kahit isang linggo ako mag-scroll up dyan. Wala pong katapusan yan. Yan, oh, loading, oh. Dahil hindi na po kaya ng aking mata. Kaya kung meron mang nagbabas, hindi ako nag-create ng bashing. Opinion yan. Yung sasabihin na baka ang gusto ng principal ay para sa kanya. Question mark. May tanong yun. Tanong. Hindi pang babas. Ang binabas, pag sinasabing ang binabas, same sa nambubuli. O, sabihin na natin na parang nambubuli, na nakaasar na. Kaya, ang akin lang ito, ang pagsagot ko ito, gusto ko lang din malaman nyo, no? Tayo, lahat tayo, may freedom of speech tayo. Lahat tayo, pwede tayong sumagot. Lahat tayo, pwede tayong magsalita. Hindi po pwedeng yung isang side lang, yung makukuhaan, yung maririnig nyo ng mapapakinggan nyo yung kanilang salita. No? Huwag tayong konting ano eh, ganito, re-reaksyonan. Eh, dyan sa bang, sa ano mo eh, dorong si Ate Edna eh. Eto, dadalawa pa lang itong na-screenshot ko eh. Pina-screenshot ko nga sa ibang mga nag-ano sa akin eh. Nag-PM sa akin, sabi ko, paki-screenshot mo lahat yung mga comment. O, diba? Kaya, ako huwag ninyo akong sa konting masagi-masagi. Ako ay nagiging masama sa akin, natatampak yung sisi. Huwag ninyo itatampak ang sisi. Ito po kahit yan. Kahit isang linggo na yata ako mag-scroll-scroll dito. Hindi na po matatapos yan. Hindi matatapos yan sa dami ng comment. Yan makakayanin ko pang taglaanan pa ng oras. Hindi sa lahat. At kung meron man ako napupusuan sa bawat comment. Ito ha. Sa lahat ng ating mga minamahal na viewers, lalo na po doon sa mga hindi vlogger. Kung ang isang comment po ay pinusuan ko, pinusuan ko. Ano sa palagay ninyo? Nag-agree ako? No! Walang ibang option kung hindi ang pusuan. Iisa lang yan. May thumbs down. Ayan, like, and ayan. Thumbs up and down lang nandito. And dito, puso. Hindi porkit pinusuan ko. Agree ako, sumasang-ayon ako. Walang ibang option eh. Na angry reaction. Na kung ano man eh. Heart lang eh. Diba? Ito, huwag sasabihin ako'y sumasalungat. Kasi kung ako'y sumasalungat, bashir ako. Yun. Diba? Yun yung mahirap sa atin. Minsan, pag nagsalita, parang ang direksyon ng salita, parang yun. Diretsahan. Sinalungat na. Parang ganun, sinalungat na. Hindi ako nananalungat. At ikaw nga sumasalungat. Ikaw nga sumasalungat sa mga live vlog mo nung nakaraan kay Kuya Bal. Eto, wala sa kung ano man. Hindi natin. Kailangan tayo'y mag-aaway. Kahit tayo'y wala na. Ako ay mas maigi tayo tahimik. Yun lang yung sa akin. Mas maigi tahimik tayo. Wala tayong problema. Dahil pag tayo'y ganito magsasagutan, napapagpiyastahan ng iba. Yun. Isinasaalang-alang ko pa rin yung ating mga pinagsamahan. Yun lang yung sangkay. Eto wala sa kung ano man, paglilinaw lang. Kasi hindi po pwedeng yung iyo lang ang maririnig. Kailangan marinig yung sa side ko. Maglilinaw lang yun, opinion ko yun, na walang masamang tumanggap kung ikaw ay binibigyan ng sponsor. Bakit mo tatanggihan? Diba? Meron kasabihan, ang may mabuting gawa, pinagpapala. Yun. No? Mahal ka ng sponsor mo. Yun. Binibigyan. Pinagduduldulan. Is it a surprise? May magagawa ka ba? Diba? Yun lang yun. Eto guys, no? Last ko to. Yan, nakatiyamat ako. Last ko to.
Ito, sumagot na ako sa kay last ko to, hindi na ako sasagot. Iwasan na lang natin na mag-ano, para wala tayong problema. No, yun lang, ako ay, ika nga ay, may respeto. Yun lang yun. Mega love, shout out sa inyo lahat. Guys, ito ay aking paglilinaw lang, at hindi ito pagsalungat. No, opinion ko yun. Kung sa ganun sa akin at ako binibigyan, ay pinagduduldulan. Wala tayong magagawa. Diba? Ang sponsor ang makulit. Sponsor ang ating pagsabihan, pero wala rin tayong pakialam na sila ay ating pangunahan, diktahan, utusan. Pera kasi nila yan. Hindi yan sa atin. Kaya kung ano man ang gawin nila, wala tayong pakialam po. Yun lang naman yun sa akin. Malinaw po ba? Pera nila yan. Ano man ang gawin, ipamigay, ipamudmul, wala tayong magagawa po. Hindi natin sila pwedeng pakialaman. Yun lang po yun. Kung binigyan ka, hindi mo naman hingi, tanggapin mo. Normal, nangyayari kahit naman sa mga sa isang pamilya po eh. No? Sa isang pamilya, nakatulong ka na, nakapagbigay ka ng lahat-lahat sa mga kapatid mo, bandang huli masama ka pa rin. Normal po yan nangyayari. Hindi lang po sa mga sa charity vlogger at sponsor, maging sa isang pamilya, nangyayari po yan. Nagbigay ka ng pera, bandang huli sinumbatan ka ng iyong kapatid. O, di ba? O, nagbigay ka ng pera sa iyong kapatid, o, ikaw ang binigyan ng pera ng iyong kapatid, bandang huli sinumbatan ka. Sabi sa'yo, wala kang utang na loob. Normal po yan. O, gets niyo po? Kaya okay lang. Kung binibigyan, pera ng sponsor yan, silang makulit. Tanggapin mo. Hindi mo naman hiningi eh. O, eh, hindi po maiwasan. Talagang normal po na kahit talagang kanino, talagang may basher, no? At sabihin na natin na opinion nila yan, opinion nila yan. Yan, basta ang aking buhok. Ayun na guys! Kita-kita po tayo sa aking next video. At doon po, sa aking video, walang pagsalungat. Opinion ko po yan, based sa aking napapanood, na kahit ayaw, ipinagduduldulan, at sinusurprise nila. O, yun lang po yun. Kung ako man, kung hindi ko nga minensyon sa atin na, hindi nga ako gumamit ng video niya eh. Kung naano si Ate Edna, pasensya naman. Ate Edna, pasensya na, no? Wala po ako, kung napanood, sabi mo naman napanood mo yung video ko, wala po akong binigkas diyan ng masama laban sa iyo. Hindi ko nga po binimention yung pangalan mo. Hindi ko nga, ang sabi ko nga, mas mainam, siguro wag na lang punahin, wag na lang magsalita dahil bandang huli kung sino pa yung nagpapaalala, siya pa yung masama. Yan po yung sabi ko. Dahil ang basher, ang viewers nga po ay hindi pare-pareho. Hindi natin hawak, hindi natin sila kayang diktahan. 'Di ba? Oh, ayun na, napapahaba po tayo guys, no? Pagsagot lang to, mega love, shout out po sa inyo lahat.